to my YouTube channel. Welcome po sa channel ni Jester Vlogs. So for today's vlog, guys, ang gagawin ko is magbabalat ako ng hipon. So babalatan ko to. Malalaki kasi siya, guys. So pinabalatan sa akin ng amo ko. Ito naman, ang dami nito. Ito yung babalatan ko. At tatanggalan ko siya ng ito, kung nakikita nyo itong kulay green. Tapos yung may black kasi dito sa ano, may black dito sa kanyang ulo ba itong tawag dito sa taas. Hindi ko alam kung anong tawag dito, kung bituka ba siya o yung ano yung kinain niya. So, babalatan ko muna siya, guys. So, ayan guys, babalatan ko na siya. Ganito, dito ako nagsisimula sa taas. Tapos saka siya hihilahin. Tapos ako ginagamitan ko siya ng kutsilyo. Tapos hiwain ko siya dito sa taas. Tapos tatanggalin itong yung green. Ayan. Palang-palang tao. Tatanggalin ko siya yan isa-isa. Kasi hindi siya, ayaw ng amo ko na may ganito. So kapag binibili siya, guys, ng amo ko, wala na siyang ulo. Tapos ilalagay ko dito sa asang gayan. Mas maganda pa may tubig. Ipiprito kasi ito ng amo ko bukas. Ika-fried. Ayan. Madali lang naman siya, guys. Hihilahin mo lang. Ayan. Sobrang dami nito, guys. Nalabas na siya. Kapag malalaki, piniprito nila. So, tapos na, guys, yung ating hipon. Nabalatan na natin lahat. So, ito na siya lahat. Ayan. And then, lalagyan ko siya ng fresh yogurt. So, ayan. Itong isang inilagay ko siya dito. Ayan, ganito karami. Or depende naman siguro sa inyo, sa amin. Ang nilalagay lang namin dito is isang yogurt lang. So, pero depende naman po siguro sa inyo kung gusto nyo dalawahin or depende sa dami ng hipon. Tapos lalagyan din natin siya ng paminta. And then, kunting-kunting asin. So, pakita ko sa inyo. So, ilalagay na natin siya, guys. Lahat. And then, isunod natin yung paminta. Yung sa paminta, guys, depende rin sa inyo kung gusto nyo ng marami or gusto nyo ng konti lang. Yung mahilig din sa paminta. And then, lagyan din natin siya ng kunting-kunting asin lang, guys. Ayan. I-mix natin. So, yun guys, na-mix na natin siya. Pero, hindi pa siya ganong na-mix. Nakalimutan ko kasi siya lagyan ng bawang. So, kailangan meron tayong ilalagay na dalawang butel na bawang. So, kung gusto nyong gayatin na maliliit yung bawang or kung gusto nyo rin siyang gadgadin. Ayan. Nilagyan ko siya ng bawang din. At lalagyan din natin siya, guys, ng konting-konting fresh ginger. Ayan, ginagad na ginger. Kunti lang, guys. Kunting-kunti lang. Ayan. Saka natin i-mix ulit. Pwede nyo naman gamitin yung kamay nyo, guys.
basta maghugas lang, malinis lang, or gumamit kayo ng gloves. So make sure guys, yung gloves ninyo bago nyo gamitin is hinugasan nyo rin. So ayan. Ayan, na-mix na natin siya lahat. And nalagay na natin lahat ng mga dapat ilagay. Yung ating mga nilagay is yogurt, fresh ginger, garlic, and black pepper. So ayan, nilagay na po natin siya lahat. And then pagkatapos nating i-mix guys, ayan, lagyan po natin siya ng plastic. Tapos ilalagay natin siya ng isang gabi sa ref. Pero depende naman guys, kasi minsan nakagawa na rin kami nito. Pinababad lang din sa akin ng amo ko ng mga 15 minutes, then niluto na rin namin. So ngayon kasi hindi namin kailangan, hindi kami magluluto ngayon, kaya ilalagay namin sa ref muna ng isang gabi, din bukas namin siya lulutuin. So ayan, nalagyan na ng plastic. Ayan. So ibababad natin siya ng isang gabi sa ref. So dapat sa ibaba lang guys. Makailagay niyo sa freezer jar. So ayan. Ayan guys, nailagay na natin siya sa ref. So update ko kayo bukas kapag niluto na siya. That's it! Good morning guys! So ayan, nakuha na natin yung ating shrimp na binabad sa ref. So pagka nakuha natin yung shrimp is anhin natin, haluin lang natin ulit, i-mix natin ang i-mix. So ayan, tapos kapag natapos na natin siyang i-mix ayan, nang maglagay tayo ng yung ginagamit naming pang ano is yung breadcrumbs. Ayan siya guys, ayan breadcrumbs. So nilagay ko siya dito sa isang lagayan para hindi siya mahirap. So, tapos itong shrimp na ito, kunin natin isa-isa, tapos ilagay natin siya dito. At gagamit ako ng gloves guys para okay siya. Pero hinugasan ko siya para sigurado na malinis yung ating gloves. So, ilalagay natin siya dyan. Ayan, ipagulong-gulong or ipaikot-ikot. Paikot-ikot. So, ayan. Ipaikot lang natin siya, guys. Ito pala. Para siya kita. Saka, lagay natin siya dito sa isang lagayan. So, ganun yung ginagawa ko. Lahat muna natin. Lagyan muna natin siya lahat. Gawin muna natin siya lahat bago natin siya i-fry. Para isang gawaan lang. So, ayan. Kapag ginawa natin siya guys ngayon, tapos hindi natin siya lulutuin agad, halimbawa mamaya-maya pa tayo magluto, or busy pa tayo, yung gagawin natin is, para hindi siya bumaba, ilagay muna natin siya sa ref, ibalik natin siya sa ref para hindi siya magtubig. Para hindi mawala itong breadcrumbs. Hi guys, I'm back! So ayan na guys, lahat nalagyan ko na siya ng breadcrumbs. So, ang sunod natin gagawin is, maglalagay na tayo ng mantika sa ating kawali. So, ayan lang guys, yung akin. Dito ako magpa-fry kasi mas dito ako komportable. So, kailangan marami yung mantika. So, ayan. So, kailangan painitin muna natin yung mantika saka natin nilalagay yung shrimp. So, ayan. Kailangan muna siya mainit. At saka dapat meron na tayong naka-reading lagayan. Lagayan ng hipon ng shrimp. Mantika, ilalagay na natin yung shrimp. So, subukan natin maglagay ng isa kung mainit na. So, ayan. Pwede na to, guys.
So, yun guys. Yan pa lang yung nagawa ko. So, ayan pa yung iba. And, ayan. Marami pa siya. So, meron din kaming patatas. Gawin namin french fries. Or fries. So, ayan. Marami-rami pa. So, ayan guys. Ayan na siya guys. Tapos na po ang ating shrimp. So, ayan. Sarap. So,